Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan niyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mayroon akong nakatrabaho noon na ang hiling ay yumaman. Subalit tuwing nakakaipon na siya at dumarami ang yaman, biglang may nangangailangan sa kanyang mga kamag-anak at iba pang malapit sa kanya. Ang nangyayari, ang ipon niya ay unti-unting nauubos. Kaya sinabi ko sa kanya na maaaring hindi yaman ayon sa mundo ang nais ng Diyos na maipon niya, kundi ipinapaipon sa kanya ay ang mas mahalagang yaman, yaman sa langit. Yaman sa langit ang ninanais ng Diyos na pagtuunan natin ng pansin dahil hangad niya na makasama tayo magpasawalang hanggan. Kaya ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo kung papaano makakaipon ng yaman sa langit. Isa rito ay ang paggawa ng mabuti sa mga taong hindi makapagbibigay ng kapalit. Ang mga kabutihan natin na hindi nasusuklian dito sa lupa ay susuklian ng Diyos sa kabila. Pagsasagawa. Saan nakahilig ang iyong puso? Sa kayamanan sa lupa o sa langit?